Tayo po ay dadako na dito sa pagpunta naman ni Vice President Lenny Robredo kanina sa Cavite, ha? Ang sabi ni John Vic Rimulya, ito yung governor, no matter what happens, please do not give in to the hate. Oh, wag ibig sabi, wag pansinin yung mga karamihan naman dyan, yung galit niyan, galit-galitan lang yan eh. Wala yan eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko nga sa inyo, matagal na tayo dito sa pagiging broadcaster. Marami na rin administrasyon. Ilan na yung administrasyon na yan. Pero kami ho nun, kung sino yung nakaupo, yun ang pinupo na namin. Diba? Hindi katulad ngayon, yung wala sa kapangyarihan, yun ang pinupo na rito eh. Diba? Yung walang kontrol sa kapangyarihan, ano kasalanan nun? Hindi naman yun na nagpapatakbo ng gobyerno. Alam naman ninyo, ang vice president dito, hindi naman siya nagpapatakbo ng gobyerno. Diba? Oh, mga kaibigan. Pero sa kabila nun, kahit na limited ang kanyang mandate, eh sinikap niya, 'di ba? Na gawin ang lahat ng kanyang magagawa, ang buong kakayahan ay binuhos niya sa paglilingkod sa ating mga kababayan kahit na hindi hinihingi ng kanyang mandato at kahit na walang pondo. Katunayan nga niyan eh, yung pagkuha sa kanya, paglagay sa kanya sa pwesto, hindi naman ang intensyon nun para himukin siyang tumulong sa gobyerno eh. Hindi naman eh. Siya willing, di ba? Tinanggap niya nga kahit na alam niya yun. Alam niya nga gusto siyang bigyan ng lubid na gagamitin niya para magbigti siya sa sarili niya. Di ba? Ganun yan eh. Parang si Erap noon, ginawang PACC para magkalat. Di ba? Oh. Di ba? Kidnapping dito, kidnapping doon. Yan, PACC sila eh. Sila Lacson. Yan. Ngayon, ito sabi ni John Vic Rimulya, ang governor ng Cavite, dahil tinanggap siya nito sa kanilang lalawigan. Ano, ha? Bumisita sa kanya nung Webe si Vice President Robredo at si Kiko Pangilinan. Alam naman natin itong si Rimulya, ito'y sumuporta kay Digong Nyo, di ba? Nung nakaraang 2016 presidential election. Ang sabi niya, siya raw at si Vice President Lenny Robredo ay merong hindi nagkakasundo, hindi sila nagkakasundo sa ilang mga issue. Pero sabi niya, tinanggap ko si Vice President with the dignity and professionalism she deserves. Merong dignidad at profesionalismong nababagay o naaangkop sa kanya. Not just as the incumbent second highest official of the Republic, hindi lamang dahil siya ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, kung hindi bunsod ng paggalang ko sa kanya bilang isang babae, ha, leader at ina. Oh, yan ang sabi ni siguro kasi baka batikusin siya, eh, 'di ba? Alam niyo naman ang isip nitong mga ito, sinlaki ng utak nito. Ang kasinlaki ng mga utak nito eh yung utak ng dapya. Gano'ng kaliit yung dapya? Maliit pa yata sa tuldok yun eh, mga kaibigan eh. Na ang utak para mo makita, kinakailangan gamitan mo ng microscope. Di ba? Para mo malamang may utak itong mga ito. Mga makikitid, di ba? Kung tawagin ang utak. So, ang sabi niya, wag mo na lang pansinin yung mga pagbati ko sa iyo, ha? Although we disagree on certain issues, we both agree
that the people deserve a leader of a leader the Filipinos can proud of. Yan ang sabi. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ibig sabihin, pag common sense ang ginagamit mo, tama ang ginagawa mo. Tama ang iniisip mo. Tama ang sinasabi mo. Yun ang ibig sabihin ng common sense. Maaring hindi ang isang tao, hindi man nakapag-aral, yun ang pinaka-importante. Basta't ang tao ay merong common sense, mga kaibigan, merong sentido komon, eh, daig mo yung nakapag-aral, nakapagtapos na ng kurso, ano-ano man degree, pero wala siyang common sense. Tatalunin yun ng isang taong hindi nakapagtapos pero merong sentido komon. Nakita mo si Bongbong Marcos? Walang sentido komon yan eh. Alam niya na lahat ng pagsisinungaling niya ay nakarecord na lahat. Gawa na ang kasaysayan na gusto nilang baguhin. Mga kaibigan, mabuti na lamang merong mga kabataan ngayon na hindi sila pumapayag. Oh, na mga makabayang kabataan natin ngayon. At kahit na yung mga may edad na, hindi na sila pumapayag sa kasinungalingan. Oh, alam nila na dapat ang magnanakaw hindi nakakabalik sa pwesto. Di ba? Hindi dapat binibigyan. Anak na, eh hindi naman na niya yung nagnakaw. Eh siya eh, yung tatay niya eh. Ang pinag-uusapan mo ditong ninakaw, eh pera ng taong bayan. Oh, may mga batas tayo na kaya ginawa yung batas na yan, eh kung ang katwira natin, ang nagnakaw yung tatay, ipinasa sa anak, wala nang kasalanan yung anak. Diba? Yun ang gusto nilang palitawin eh. Kasalanan daw ng ama, hindi kasalanan ng anak. Nasaan yung pera? Eh yun ang tanong ngayon. Hindi ba? Kasi kung yun ang katwira natin, lahat tayong tatay, kumandidato, magnakaw tayo. Pumasok tayo sa gobyerno, magsipagnakaw tayo, at yung ninakaw natin, ipasa natin. Sa pamilya natin, wala na tayong kasalanan. Mga gago! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Sa bayan ko, lahat kami pantay. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at
Magandang gabi, Isko Mambobola Moreno. Ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.